Sigurado ka ba talagang maganda iyang pamangkin mo na ibebenta mo sa akin? Patungo na ako sa sinasabi mong lugar. Oras na hindi ko yan matipuhan. Yari ka sa akin. Nagbabaga ang mga mata ni Segundo habang kausap sa telepono itong si Mang Cesar. Ilang buwan nang naging palugit ni Segundo sa tauhang ito, ngunit puro paasa lamang lahat ang tanging nagawa nito. Oo naman boss, hindi ko ibebenta sa iyo ang pamangkin kong si Mayumi kung hindi maganda. Laking probinsya at inosente lamang ito, subalit mala wala pang karanasan yung ganda nito. Sagot nito. Mula sa labas kung saan bitbit ni Mayumi ang isang supot ng isaw, ay napahinto siya nang marinig ang kanyang pangalan. Ibebenta ako ni Tio Cesar. Mahinang sambit niya sa kanyang sarili. Hindi na siya tumuloy pang pumasok matapos marinig ang usapan ng Tio Cesar niya at kung sino mang kausap nito sa telepono. Patakbo siyang umalis sa bahay nito. Bahala na kung saan siya makarating. Hindi niya napansin ang isang van na parating at saktong tatawid siya nang mahagip siya nito. Tarantang bumaba si Segundo nang makitang nabangga nitong babae. Galing ito sa pag-aari nitong pasugalan at patungo na sana sa address ng isa sa mga tauhan nitong si Mang Cesar para kunin at iuuwi na ang sinasabi nitong pamangkin. Ngunit sa kamalasan ay naka-aksidente pa itong ng isang babae kahit isa itong gambling lord at may-ari ng malaking punerarya at higit sa lahat ay isang aswang. At lingid ito sa marami, halos iilan lamang sa mga tauhan nito sa punerarya ang hindi nakakaalam ng sikreto nito. Ang pagiging aswang, tanging ang yaya lamang nito at lola miling niya ang siyang pinaka nakakakilala rito. Alas 12 ng gabi ngunit pag-alagala pa itong babae na ito. Mabuti na lamang at hindi napuruhan. Uwi ka nito sabay palatak at dahan-dahang kinarga ang walang buhay na si Mayumi. Agad nitong pinaharurot ang dalang van patungo sa pribadong ospital na pag-aari ng kaibigan nitong isa ring doktor at CEO. Agad inasikaso si Mayumi ng mga doktor at mga nurses na nakaantabay sa emergency room. Anong ginawa mo? Nag-aalalang tanong ng doktor nang makita ang dugo ang ulo ng dalaga. Tulad ni Segundo, kahit aswang rin ito, ay may malasakit ito sa mga tao. Kita mo naman di ba? Niligtas ko. Pero binangga mo Segundo, bakit di ka kasi nag-ingat? Eh biglang sumipot sa kurbadahan eh, nagtatakbo. Paano ko hihinto, alanganin na. Naiiling itong iniwan si Segundo na halatang nag-aalala rin ng sobra. Hindi ito umalis hanggat hindi natapos ang paggamot sa dalaga. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ay sa wakas at bumalik na sa kanyang kinaroroonan si Dr. Emil. Sa wakas at lumabas ka rin. Ang tagal mo, alam mo ba yon? Malalaba talaga't ang tagal-tagal mong lumabas. O baka naman nilalantakan mo na? Tanong niya sa doktor. Loko to ah. Ikaw na nga ang tinutulungan. Mabuti nga na-revive ko pa ang buhay nung mag-collapse ito. What? Ganong kalala? Yes, Segundo. Kaya kailangan kong makasiguro na walang internal damage. Mahirap na. Mamaya, ako pa ang balikan mo. At saka anong pagmamaneho bang ginagawa mo at hindi mo man lamang napansin ng dalaga? Mabuti na lamang at hindi nabalian ng buto. Hindi nalumpo. Eh sabi ko na nga diba, biglang tumawid eh. Akalain ko pa bang may biglang tatakbo doon. Tila ba hinahabol ng pitong kampo ng kaliwa? Tahimik na lamang si Doc Emil na iniwan siya matapos sabihing pwede na itong pumasok sa private room ng dalaga. Marami pa kasi itong aasikasuhing bagay, lalo na't nakasalalay rito ang maraming paperworks ng opisina. Kung hindi lamang kahilingan ni Segundo na kailangan siya ang mag-aasikaso sa biktima nito ay hindi ito bababa sa penthouse kung saan iginawa nitong opisina na. Samantala, inip na naghihintay si Segundo kung kailan magigising ang nabiktima nito.
Bumagan at hindi man lamang natuloy ang balak nitong puntahan ang sinasabing babae ni Mang Cesar. Gusto na nitong magkaroon ng anak. 38 na ito, subalit wala pa rin itong anak dahil ayaw nito ng karelasyon. Nasa utak nito ang takot na baka isumpa ng babae sakaling malaman nito na isa siyang aswang. Wala rin itong balak na katulad nitong aswang ang mapapangasawa. Kung taong mapangasawa nito, ay pag-asa pa na maging tao ang anak. Hindi magiging katulad nito na kailangan pang magtatago pagsapit ng kabilugan ng buwan. Maingat na ipinihit ni Segundo ang seretura ng pribadong kwarto kung nasaan ang babaeng nabangga nito. Saktong-sakto na nagising si Mayumi nang makalapit na ito. "Nasaan na ba ako?" tanong ni Mayumi habang nakatingin sa kisame. Iniikot ng kanyang mga mata sa bawat sulok ng kwarto. Napansin niya ang dextrose sa kamay at ang isinalin na dugo sa kabilang kamay. Napagtanto niyang may nakasagip pa sa kanya nang maaksidente siya. "Mabuti naman at gising ka na." Sampit ng isang baritonong boses. Tiningala niya ito habang nakangiwi. "Nasa ospital ka, miss." Wika ni Segundo. "Ikaw po bang sumagip sa akin? Walang hiya yung bumangga sa akin, tinakasan ako." "Bakit ba kasi nasa labas ka sa ganoong oras? Buti't dapyas lamang. Sayang, sayang sana ang buhay mo kung namatay ka. Magiging pagkain lamang kita." Halos pabulong na ang huling salita nito, kaya hindi iyon naulinigan ng dalaga. Pumasok sa kanyang isipan ang narinig niyang pag-uusap ng kanyang tiyo at ng kung sino sa kabilang linya. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas at hindi pwedeng malaman iyon ng iba. "Sir, baka pwedeng sa iyo na lamang ako magtrabaho? Laking probinsya naman ako, kaya lahat naman ng gawain ay sanay na ako. Gawin mo po akong katulong para mo ng awa." "May mga katulong na pupunta dito tuwing weekend. Ayoko nang maraming tao sa bahay. Baka maisipan ko pang kainin kapag wala akong mahanap kagad." Pabulong muli ang mga huling salita nito. "Kahit walang sahod, payag po ako, sir." Kung pwede lamang ay luluhod na siya sa harapan nito at magmamakaawa, huwag lamang siyang maibenta ng kanyang tiyo at kung masamang tao pang mabagsakan niya. "Ayos lang naman po sa akin na walang sahod, sir. Ang mahalagay makakain lang ako para mo ng awa." "Oo na, sige. Gagawin na lamang kitang personal assistant. Bilisan mong magpagaling para may uwi na rin kita sa kondo ko. Doon ka titira. Dahil doon din naman ako madalas umuwi." Sobrang saya niya dahil ligtas na siya sa kamay ng kanyang tiyuhin. Sa sobrang sugarol nito ay pati siyang kararating lamang galing ng probinsya ay binalak pang ipagbenta. Makalipas ang 2 buwan ay tuluyan na rin siyang gumaling. Sa mga unang mga araw niya sa kanyang trabaho ay sobrang naninibago siya sa napakalaking unit ng kondominium ng kanyang amo. Napaka high-tech ng lahat ng mga kagamitan kaya lahat ng mga trabaho niya ay madali niyang natatapos. Tinuruan siya ni Segundo kung paano gagamitin lahat ng mga kagamitan sa loob at mabilis din naman siyang natututo. Hindi akalain ni Mayumi na sa mahigit kalahating taon niya sa panunungkulan ay malalaman niyang ibang uri ito ng nilalang. Nasa isang resort sila noon na pag-aari ni Segundo. Isang buwan umano sila roon dahil gusto nitong mag-relax at tila may naghahabol dito. Ilang araw itong hindi pumasok sa trabaho at tila ba may iniiwasan. Isang gabi tila hinahabol ito nang dinig niya ang kakaibang huni ng kotse nito. Saktong nasa kwarto siya nito at nagpapalit ng mga kortina at kobrekama. Ngunit nagulat siya dahil kapapatay lamang ng makina ay nasa harap na niya kagad ito. "Sir Segundo, kapaparada lang po ng kotse mo. Narito na po kayo kaagad sa taas. Saka bakit para ka namang nakakita ng multo o hinahabol ng mga kalaban?" Takang tanong ni Mayumi. "Tama ka at nanganganib ang buhay mo, Mayumi." "Ako? Bakit po? Wala naman akong atraso."
Ngunit bigla niyang naalala ang kanyang tiyuhin. Ibig bang sabihin ay natuntun na siya ng mga ito? Biglang tilang may nagbagsakan sa bubong ng bahay ang kung anumang mga nilalang kasabay ng napakabangis na tinig. Aswang ba yan? Takang tanong nito. Mukhang aswang nga ang mga yan na. Punapan niya. Tama ka, at sila ang mga delikadong nilalang. Bakit parang ang dami nila? Dahil ako ang kailangan nila. May atraso ka sa kanila, sir? Wala, pero gusto nila akong maging asawa ng kanilang angkan. Gusto nilang magsanib ang puwersa ng mga bangkilan at balbal. Halos magdikit ang kilay ni Mayumi sa pagtataka. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng binatang amo. Hindi ko po maintindihan. Reklamo niya. Pareho kaming mga aswang, Mayumi. Ang babaeng ipinagpipilitan nilang maging karelasyon ko ay isang bangkilan. Nagulat si Mayumi sa naging revelasyon ng binata. Hindi niya inaasahan na ang amo niya ay isang halimaw sa pagsapit ng dilim. Halos mag-iisang taon na siyang nagtatrabaho rito. At kung hindi pa ito sinugod ng mga katulad na aswang, ay hindi niya malalaman na kakaiba ang katauhan ng kanyang amo. Nataranta siya ng maghalugok ito na kung ano-anong bagay. Mula sa pinakailalim na kahon ng tokador ay may pinulat itong isang bagay. Isang 9mm na pistola at maging ang maraming bala ay nasa tabi rin nito. Biglang nataranta si Mayumi ng maramdaman na tila napapalibutan na sila ng mga nilalang. Sir, anong gagawin natin? Mukhang mapapasok tayo ng mga nagaan yung uwak na mga yun. Kasyang-kasya sila sa rehas ng bintana. Hindi pa naisarado ang kristal. Tarantang wika niya. Walang problema yan. E di parang hinatid na nila ang kanilang mga buhay sa impyerno. Sambit nito. Isa pang baril ang pinulot nito mula sa binuksang isang may kahabaang kahon. Isang AK-47 na may mahabang baril at agad iyong inilagay sa kanyang balikat. Eto, hawakan mo. Palabitin mo lamang ang gatilyo kapag may magtatangkang lumapit na aswang sayo. Gaya ng sinabi mo, marami sila kaya hindi ako sigurado kung mapoprotektahan kita ng husto. Kahit pa gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi na siya nakasagot pa nang biglang may sapilit ang pumasok sa bintana ng kwarto. Walang pag-alinlakang pinatukan ito ng binata habang si Mayumi nanginginig habang hawak ang ibinigay ng amo na pistola. Tigilan niyo na ako at lalong huwag niyong idamay si Mayumi. Ordinaryong tao lamang siya at lalong inosenteng babae pa. Isang uwak ang biglang naging itim na aso at nagpormang pahaba hanggang sa tuluyang lumantad ang anyo nito. Tila isang asong nakatayo dahil sa porma ng mukha nito. Ngunit ang buong katawan ay pormang tao at lantad ang malalaking maskulo sa binti, paa at braso. Naglalaway at ang haba ng mga pangil. Nagbabaga ang mga mata at halos lamunin na sila habang tinititigan nito. Pinunong baluwig, umalis na kayo bago ko pa maubos sa mga lahi nyo. Gaya ng sinabi ko, hindi ako papatol sa katulad kong aswang. Mahirap bang maintindihan yun? Humalakak ito't matalim na tinitigan si Mayumi. Ito bang babaeng ito ang balakid? Pwes, kainin nyo mga alagad. Sigaw nito sa bimuwestra ng kamay para pasagurin ng mga ito kay Mayumi. Alis to, Mayumi! Wika ni Segundo. Kahit nanginginig ay napilitan siyang kalibitin ang gatilyo ng baril dahil kung hindi naman niya ito gagawin, siya naman ang mapapahamak. Dalawang susugod na uwak sa kanya ngunit naging alisto rin siya kahit pa man nanginginig na ang kamay sa nerbiyos. Nang kalabitin niya ang gatilyo ng baril ay natamaan ng isa. Habang ang isa't ang iilan pang sumunod na susugod sana ay walang habas na pinagbabaril ni Segundo. Ilan pa sa mga ito ang sumugod kaya patuloy lamang siyang nakamata at alisto sa mga nilalang kung lalapit man ito sa kanya. Hayop ka, Segundo.
talagang papas lang ka ng katulad mong aswang. Ano bang wala sa anak kong prinsesa? Mayaman kami. Maganda rin ang anak kong si Amera. Ano pa ba ang kulang? Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Galit na bulyaw ni Pinunong Baluwig. Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Ang sabi ko lang ay lubayan niyo ako. Naiintindihan niyo ba? Ayaw mo talagang makinig. Pwes, pagsisisihan mo ang gabing ito dahil hindi kita titigilan hanggat hindi magiging pagkain ng mga sakop ko ang babaeng kasama mong yan. Banta pa nito. Sige lang, gawin nyo lang. Wala naman yatang may naghahanap sa babaeng yan. Wala namang pamilya yan. Kaya sige, kainin nyo lamang kung yan lang naman pala ang makakapagpatahimik sa inyo. Agad na sagot ni Segundo. Sir, hayaan nyo lang ako makain ng mga yan. Sumbat niya sa amo. Oh, bakit? Kaano-ano ba kita? Isa lang naman kitang katulong, kaya bahala na kung maging pagkain kanila. Nailing na lamang siya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Malas pa rin palang kinahantungan ko. Sana pala, tinalang ako pumunta sa mga kamay mo. Mas malala pa palang sasapitin ko sa iyo. Humalakak ng malakas si Pinunong Baluwig, sabay tawag muli sa mga tauhan nito para sugurin siya. Agad din niyang pinaputukan ng mga sumugod, bahala na kung matatamaan man o hindi. Nang matamaan niyang muli ang isa pang uwak, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para labanan ng mga nilalang gamit ang hawak na baril. Iyon na lamang ang bagay na magliligtas sa kanya sa mga sandaling iyon dahil inilaglag na siya ng kanyang amo. Ngunit nakita niyang hindi pa rin naman siya pinababayaan ng kanyang amo at patuloy pa rin ang pamamaril nito sa mga pumapasok na aswang. Nang makita ni Pinunong Baluwig na walang kalaban-laban ang mga tauhan nitong mga aswang dahil wala ang mga itong baril at takot ang mga ito sa putok, ay nagpa siya na itong tumakas. Buisit ka, Segundo. May araw ka rin sa akin. Galit na singhal ng pinuno. Mas nakakabuisit kayo, Pinunong Baluwig. Bakit kasi hindi nyo matanggap na hindi ako ayon sa kugustuhan ninyo? Ang pagiging aswang ay masama, tapos dadagdagan pa na kumakain kayo ng tao. Hindi ba kayo naawa sa mga ito? Sumbat ni Segundo sa pinuno. Tanggapin na labang natin na ganito talaga ang buhay natin. At sila, nabubuhay lamang sila para maging pagkain natin. Kaya hindi ako sumasang-ayon sa inyo. Mga wala ko yung puso, walang awa, kayo ang totoong halimaw. Galit na wika ni Segundo. Humalakak lamang ang pinuno, tila hindi apektado sa kung ano man ang sinasabi ni Segundo. Huwag mo kong diktahan at pangaralan, Segundo. Ika'y paroon pa lamang, samantalang ako'y pabalik na. Gigil na tugon ni Pinuno. Matapos ang mahabang pamamaril ni Segundo sa mga nilalang, ay naisipan na rin ang mga ito na sa wakas ay tumakas at talagang walang laban ang mga ito sa kanilang mga baril. Malalim na ang gabi, walang imik si Mayumi na bumaba sa kanyang kwarto. Inis na inis siya sa kanyang boss. Wala pala itong awa sa kanya at kayang-kaya siya nitong ipagkanulo sa mga katulad nitong aswang. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili dahil hindi man lamang siya nakaramdam ng takot kahit alam na niyang aswang ang kanyang amo. Pwedeng-pwede siya nitong kainin dahil walang may nakakaalam. Subalit gaya ng sinabi nito, batay sa kanyang narinig, hindi ito katulad ng mga bangkilan. Kaya nagtaka siya rito, kung aswang ito at hindi kumakain ng tao, eh ano ang kinakain nito? Habang nakahigang patagilid at nagmumuni-muni, eh masyadong napalalim ang kanyang pag-iisip at hindi na niya namalayang nasa likod na niya si Segundo. Gising ka pa? Biglang wika nito sa kanyang likod. Nagulat siya at biglang napalingon. Sir, ba't nandito ka? Tanong ni Mayumi.
baka kasi galit ka. Sabi mo kasi, pwede lang nakainin ako ng mga yun. Kaya sino naman ang hindi maiinis? Sus, halika na. Sabay na kitang magkapunan. Hindi ka pa kumakain. Malalim na ang gabi. Pakakainin mo pa ako ipapakain mo lang din naman ako sa mga aswang. Hindi mangyayari yon. Pinagluloko ko lang ang mga yon. Kung gagawin ko talaga ang bagay na yon, edi sana hinayaan ko na silang makalapit sa iyo. Hindi naman, di ba? Bigla siyang natahimik. May punto nga ito at ramdam din niya ang totoong malasakit ng kanyang boss. Tumayo na siya para lumabas ng kusina. Nakasunod lamang sa kanya si Segundo. Agad niyang iniinit ang luto niyang ulam kanina. Nakatitig lamang si Segundo sa kanya habang naghihintay ng kanyang maihain. Kung sakaling magkagusto ang katulad kong aswang sa kagaya mong tao, mandidiri ka ba? Biglang tanong ni Segundo. Napatitig siya rito at tila nasa midang dila at hirap maibuka ang kanyang bibig. Nakakadiri nga ba? Takbo ng kanyang utak. Hindi ka naman lasing, sir, ano? Baka kasi mali ka lang ng tanong. Wika niya. Alam niyang may tama ito ng alak dahil galing pa ito sa bahay ng kaibigan at nagkayayaang uminom. Iyon ang bilin nito kaninang hapon bago umalis. Mukha lang nga kong dasing, pero nasa tamang pag-iisip pa naman ako at lalong malinaw ang aking intensyon sa iyo. Lumapit pa ito sa kanya at tila gusto siyang haggan, kaya natulala siya at hindi nakagalaw. Pasensya na, natakot pa yata kita. Sambit nito sabay atras. Kumain ka lang, Mayumi. Kanina ka pa walang kain. Napagod ka pa sa pamamaril sa mga aswang na yon. Utos nito. Hindi siya umamikpat, tumango na lamang rito. Hinawakan na rin nito ang kutsara at tinidor. Susubo na sana ito nung biglang tumunog ang cellphone ng binata. Kay Ermin, ano nang balita sa pinapahanap ko sa iyo? Bakit ka ba napatawag? Tanong nito sa kabilang linya na nakabukas ang loudspeaker. Dinig na dinig ang usapan ng dalawa. Sir Segundo, nahanap na namin si Mang Cesar. Ano na, kakatayin na ba namin? Napaawang ang bibig ni Mayumi nang marinig ang pangalan ng Tiyo Cesar niya. Hindi siya sigurado kung ito ang tiyo niya, subalit nabibingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kahit pasaway ang tiyo niyang yon, ay minamahal pa rin niya ito bilang ama, dahil kahit sugarol ito, ay anak rin naman ang turing nito sa kanya. Malaki nga ang pagbabago nito at mas naging sugarol pa ng mapadpad sa syudad. Iniwan siya nito sa kanyang lola para magtrabaho, at nang mamaalam ang lola niya ay napagpasyahan niyang sumunod sa tiyo niya sa syudad. Hindi naman niya akalain na ganito kasugarol ang kanyang tiyo. Simula noong mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang, ay ito na ang tumayong magulang niya. Nagsusustento sa kanyang mga pangangailangan. Mabait naman ito, at ang hindi niya maintindihan ay kung bakit bigla na lamang itong naadik sa sugal at nagawa pa siyang ipambayad. Bahala na kayo kung ano ang gagawin niyo riyan. Utos ni Segundo. Sandali, sir. Konting panahon lang. Mahahanap ko rin ang pamangkin kong si Mayumi. Biglang nagkatinginan ang dalawa. Inaasahan na ni Mayumi na ang tiyo niya yon. Ngunit nagulat pa rin siya nang sambitin ito ang kanyang pangalan. Tiyo? Sambit niya. Ikaw ang tinutukoy niyang pamangkin? Gulat na tanong ni Segundo sa kanya. Hindi ko alam. Baka. Nagugulo ang sagot ni Mayumi. Mayumi, ikaw ba yan, pamangkin? Iligtas mo naman ang tiyo Cesar mo, Mayumi. Papaslangin ako ni Sir Segundo kapag hindi mo ako matutulungan. Pagmamakaawa ng kanyang tiyo. Ano bang kailangan kong gawin? Saka bakit ba humantong sa ganito, tiyo, na kailangan mo akong ipambayad? Patawad, pamangkin.
nagsisisi na rin naman ako. Pero hindi na may aalis ng pagsisisi ko ang aking pagkakamali. Umiiyak na ito sa kabilang linya. Humiyaw ito dahil hinampas ng taong may hawak nito. Ito ang tauhan rin ni Segundo. Huwag niyong saktan ng tiyo si Cesar. Sigaw ni Mayumi. Tigilan niyo na yan, Hermin. Palayain niyo si Mang Cesar. Utos ni Segundo sa tauhan, sabay patay ng telepono nito. Talaga? Totoo yun, Sir Segundo? Tanong niyang tila naguguluhan pa rin. Anong sir? Eh kasi boss kita. Dati, ang sabi diba, ikaw ang kapalit sa utang niya. Ibig bang sabihin nun ay ako magiging karne mo, magiging pagkain mo ko? Natatakot na wika nito. Nagpapatawa ka ba? Hindi naman nakakatawa ah. Nakakatakot kaya. Nailing ang pinata sa naging reaksyon niya. Hindi man lamang nito naramdaman ang isang sakong kaba sa kanyang dibdib. Simula ngayon, sa ayaw at sa gusto mo'y magiging may bahay na kita. Alam kong hindi legal lang matawag na may bahay kita dahil hindi tayo kasal. Subalit aasikosuhin natin ang mga papeles sa lalong madaling panahon para makapagpakasal tayo at magiging asawa na kitang tunay. Hindi nakapagsalita si Mayumi at tila lutang ang kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Sigurado ka po? Tanging naitanong niya sa binata. Bakit? Natatakot ka pa rin ba sa akin? Hindi naman. Parang hindi naman ako natatakot sa iyo. Kahit pa noong sinabi mo sa akin na isa ka ring aswang. Sigurado ka o dahil lamang yan sa ipinambayad ka ng tiyo mo sa utang? Hindi ko rin alam. Desmayado man si Segundo sa naging tugon nito, ay tila masaya naman ito at mapipilitan siyang maging karelasyon. Pareho silang nagulat at hindi makapaniwala, lalong-lalo na si Mayumi. Yung tinakbuhan niyang tao ay siya rin palang kasakasama niya at halos mag-iisang taon na rin. Nakatulala siya sa harap ng binata nang pumasok si Segundo sa kanilang kwarto. Galing ito sa labas dahil sinigurado nitong nakasarado lahat ng mga bintana at pintuan. Kahit na nasa kondominium na sila, ay hindi pa rin sila sigurado kung kailan aatake ang mga aswang na naghahangad kay Segundo. Ayos ka lamang ba, Mayumi? Tanong ni Segundo nang makitang tila kay layo ng kanyang tingin. Naisip ko lang, bakit pa ako tumakas eh sa iyo pa rin naman pala ako babagsak? Kamuntik ko patuloy ikamatay. Eh bakit ka nga pala tumakas? Naku naman ano, balik ko ba na ganito pala kagwapo ang pagbebentahan sa akin? Ibig kong sabihin ay pagbabayaran ng utang ni Tiyo. Kung alam ko lang na ganito naman pala, eh di sana eh hindi na ako tumakas. Talaga? Ibig sabihin eh tanggap mo na ako ngayon na ako magiging kasama mo habang buhay, kahit pa isa akong aswang? Oo. Eh hindi ba dapat matakot ako sa'yo? Kaso ay hindi ganun ang nararamdaman ko. Napangiti si Segundo sa sinabi ng inosenteng karelasyon. Naging instant ang kanilang pagsasama. Ngunit sigurado namang parehong napaibig ang mga ito sa isa't isa sa loob ng halos isang taon na magkasama sila sa iisang bubong. Kahit paman katulong ang tingin niya kay Mayumi, ay halata pa rin namang may espesyal na pagtingin ito sa dalaga. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Makulit na tanong ni Segundo sa kanya. Oo nga, hindi talaga. Humakbang si Segundo palapit sa kanya. Hinintay niya ang paglapit nito at nang yumakap ito sa kanya ay buong puso siya nitong niyakap. Bukas, pupunta tayo sa probinsya ninyo. Kukunin natin ang mga papeles na kailangan natin sa ating kasal. Talaga? Sige, namimiss ko na rin ang aming probinsya. Sige, aasikasuhin ko lamang ang mga importanteng bagay sa opisina para makatagal tayo ng isang buwan sa probinsya mo. Talaga? Tuwang napakarga si Mayumi sa nobyo para siyang batang gusgusin na binigyan ng ice cream.
Kinabukasan ay tanghali na siyang nagising at wala na si Segundo sa kanyang tabi nang magising siya. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone ay may mensahe agad nitong tumungad sa kanya. Hintayin mo ako. Aalis tayo pagdating ko. Gumaya ka na rin. Agad siyang tumayo at pumasok na ng banyo matapos mabasa iyon. Saktong katatapos na niyang magbihis nang marinig ang ugong ng sasakyan ng nobyo. Hinintay niyang makaakyat ang nobyo para sabay na silang magligpit ng kanilang mga dalahin. Pagkatapos ay biyaheng probinsya na sila. Ang ganda pala rito. Puna ni Segundo nang makitang napakagandang lugar nila sa probinsya. Tabing dagat rin at may malawak na niyugan sa kabilang panig. Oo, maganda rito. Marami kaming kaanak na nakapaligid sa lugar na ito. Kwento niya. Pagkatigil ng kotse sa harap ng bakuran ng dating munting kubo ng Lolo Teroy niya, ay halos naglabasan lahat ng mga tao sa kapitbahay. Ikaw nga, Mayumi. Hala, ang gandang-ganda mo palalo. Ang puti mo na. Pasigaw na wika ng kanyang tiyahin. Talaga po, tiya. Salamat naman po. Nako, Mayumi. Sino yung taong kasama mo? Mayaman ito, ah. May nobyo ka na naman pala. E paano si Enrico? Kararating lamang niya mula sa ibang bansa noong nakaraang araw. Napakunot ang noo ni Segundo sa sinabi ng isang tiyahin ni Mayumi, samantalang natigilan si Mayumi sa sinabi ng kanyang tiyo Loida. Sinong Enrico yon, Mayumi? Tanong ng nobyo. Hindi niya alam kung saan mag-uumpis ang magpaliwanag. Halata na rin sa mukha ni Segundong namumuong selos. Maging ang tenga nito'y namumula na rin. Segundo, magpapaliwanag ako. Hinila siya nito pabalik sa loob ng kotse. Hindi mo si Dabi na may naiwan ka ritong nobyo? Kalmadong simula ni Segundo. Makinig ka muna kasi, hindi ko siya nobyo. Oo, dati. Pero siya mismo ang nakipaghiwalay sa akin dahil gusto niyang matupad ang pangarap niya sa buhay. At mabigat lang daw ako. Garalgalang boses niya sa huling sinabi. Awang-awa rin si Segundo sa kanya nang marinig ang kanyang kwento. Pasensya na. Hindi ko na pala dapat tinanong pa. Nagselos kasi ako. Diretsong wika nito. Kinahaponan ay maghahawak kamay silang pumunta ng palengke. Maraming sariwang isda ang mabibili roon at balak ni Segundo na bilhan lahat ng mga tiyahin at tiyuhin ni Mayumi. Ang limang pinsan ng dalaga ang kasama nila para magbitbit. Tuwang-tuwa ang mga itong umuwi. Pinauna na nila ito. Saktong magtatakip silim na at malapit na sila sa kubo ng namatay na lola ni Mayumi. Ilang metro na lamang ang layo ng mga kasalubong nila si Enrico. Mag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga sandaling iyon. Mayumi, ikaw nga yan. Kamusta na ang mahal ko? Patakbo pa itong lumapit at yayakapin na sana si Mayumi nang biglang umarang si Segundo. Sino ka ba? Singhal nito. Ako? Sino ako? Hindi mo ba nakitang magkasama kami ni Mayumi? Simple lang, dahil asawa ko siya. Matigas na tugon naman ni Segundo. Tinitingnan ito ni Enrico mula ulo hanggang paa. Piling mayaman ito, ah. Kutsa ni Enrico kay Segundo. Hindi umimik si Segundo at hinayaan na lamang ang pang-iinsulto nito. Tapos ka na, Enrico, kasi pagod na kami. Walang emosyon na wika ni Mayumi. Sandali, mahal. Mag-usap muna tayo. Pamimilit pa ni Enrico. Sinabi lang kailangan na naming umalis, eh. Singhal ni Segundo. Nagulat si Mayumi sa naging reaksyon ni Enrico. Nanlilisig ang mga mata nito. Bigla na lamang ay humaba ang pagal nito at mga kuko. Hindi iyon inasahan ni Mayumi. Hindi aswang ang lahi ni Enrico. Lalong hindi nagkaroon ng haka-haka sa lugar nila na aswang ang pamilya nito. Pero anong nangyari? Tanong ni Mayumi sa kanyang isipan. Hindi rin pauhuli si Segundo. Kung may tinatagong halimaw ito, edi magkasubukan na sila.
Hindi iyon inasahan ni Enrico kaya nagulat ito sa biglang pagibang anyo ni Segundo. Gusto mo talagang magkasubukan? Sige, kayang-kaya kitang patulan sa kahit na anong larangan. Uwi ka ni Segundo. Napakawalang hiya mo. Ano, tatalunin mo ako sa sarili kong lugar? Galit na tugon ni Enrico. Pwede ba? Tumigil na kayo. At baka may biglang tumaan. Makikita kayo na ganyan ng anyo. Saway ni Mayumi. Hindi ako mapapahiya dahil hindi ko lugar ito. Bigla pa nitong sinugod si Segundo. Kaya napalaban din ang binata. Hinding-hindi ako papayag na maagaw mo sa akin ang babaeng mahal ko. Siya lang ang nag-iisang mahal ko. Siya lang ang nag-iisang babae na nagpapatibok ng aking puso. Kaya sino mong magka-interes na agawin siya sa akin, kahit pareho tayong asuwang, ay makikipaglaban ako sa iyo. Galit na litanya ni Segundo. Tikilan niyo na nga yan. Ano ba? Umalis ka na, Enrico. Huwag mo na kaming guluhin. Masaya na ako sa piling ni Segundo. Eh ikaw, parte ka na lang ng aking nakaraan. Pero napagtanto kong mahal talaga kita. Kaya ako lumayo nun. Dahil natakot akong oras na mabisto mo ang aking katauhan ay hindi mo na ako mamahalin. Wala akong lakas ng loob nun. Pero ngayon, handa na ako sa lahat ng bagay. Gaya ng sinabi ko, Enrico, mahal ko si Segundo. Nakakaintindi ka ba? Umalis ka na dahil pagod na kami ni Segundo. Hindi! Sigaw nito at mabilis na sinalakay si Segundo. Walang nagawa ang binata kundi ang lumaban rin, aswang laban sa aswang. Kahit sa anumang larangan ay hindi susuko si Segundo sa ngalan ng totoong pag-ibig nito sa dalaga. Hindi natapos ang labanan ng dalawa nang may dumaang isang grupo ng tanod sakay ng tricycle. Rumoronda ang mga ito dahil alas 6 pa lamang dapat ng hapon ay nasa loob na lahat ng mga tao. Para na rin sa kaligtasan ng mga mamamayan sa baryong iyon. Bukod sa mga aswang ay may pag-alagalang nakakatakot na sigbin sa baryo at hindi pa alam kung sino ang may-ari. At iyon ang binabantayan ng mga tanod. Gustong tuklasin ng taong bayan kung kaninong alaga ang mapaminsalang sigbin dahil marami ng mga alagang hayop ng mga taga-baryo ang napas lang nito. Sinisipsip nito ang sariwa nitong likido at iniiwan ang mga paslang ng katawan na wala ng mga dugo. Pasensya na mga kuya, uuwi na talaga kami. Hinging depensa ni Mayumi kahit pa ang totoo ay kamuntik ng mahuli ang dalawa na nag-aaway na nasa anyong aswang. Halos patakbo na ang mga hakbang ni Mayumi, samantalang si Segundo'y halos nakadikit lamang sa kanyang likod. Pagdating sa loob ng bahay ay agad na inilapag ni Mayumi ang bitbit na supot. Tahimik siya habang sinisimulan ng pagluluto. Maging si Segundo'y tahimik lamang. Walang may nais magsalita sa kanila hanggang sa maglakas ng loob si Mayumi na tanungin ito. Galit ka ba sa akin dahil kay Enrico? Tanong niya. Hindi, pero sana sinabi mo na may naiwan ka palang nobyo rito. Sinabi ko na hindi ba? Iniwanan niya ako. Walang formal na hiwalayan, subalit matagal na yon. At hindi ko talaga alam na asubang din si Enrico. Huwag na natin pag-usapan pa. Halongkatin natin mamaya ang mga papeles na kakailanganin natin sa kasal. Pagkatapos ay maaga tayong babiyahe bukas. Akala ko ba 2 buwan tayo rito? Hindi na. Alam kong hindi ka titigilan ng Enrico na yon. At hindi ako papayag na maagaw kanya sa akin. Papaslangin ko siya. Nangilabot si Mayumi nang makita ang kakaibang galit sa mga mata ni Segundo. Talagang nagseselos ito ng sobra kay Enrico. Matapos nilang kumain ay sinimulan na nilang maghalugog ng mga nakatagong baul sa yumaong niyang lola. Hindi rin sila nahirapan dahil nahanap nila kaagad yon. Tuwang-tuwa si Segundo, ngiting tagumpay ito dahil may kakasal na sila at magiging legal na nitong asawa si Mayumi. Alam kong napilitan ka lamang dahil sa tiyo mo, pero sana
dumating ang araw na matutunan mo rin akong mahalin. Mahal na nga kita eh. Ang kulit mo. Hindi ako papakasal sa'yo kung hindi kita gusto. Halika na nga. Matulog na tayo. Huwag ka nang praning dyan. Umiga ito sa tabi niya at mahigpit siyang niyakap. Hinilikan siya nito sa noo at nakadikit pa ang bibig nito sa kanyang noo nang biglang may papalapit na wakwak. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Parang ayaw na tayong tantanan ng Enrico na yun ah. Wes, nagkamali siya ng kinalaban dahil hindi ako atras sa kanya. Huwag mo na lamang siyang pansinin pa, Segundo. Pero hindi rin tayo patutulugin yan, tsaka ko. Pero baka mapaano ka. Huwag mo akong alalahanin, Mayumi. Kayang-kaya ko ang aking sarili. Kumalas ito sa pagkakayakap at walang magawa si Mayumi kundi ang hayaan na lamang ito. Hindi mo pa talaga kami titigilan. Talagang susugod ka pa rito sa kubo. Galit na tanong ni Segundo. Gaya ng sinabi ko, hindi ko hahayaang maging masaya kayong magsasama. Hindi ako papayag dahil ako bang totoong nobyo ni Mayumi. Anong totoo? Parte ka lamang ng nakaraan ni Mayumi. Tigilan mo na siya. Tigilan mo na kami kung ayaw mong humilata sa banig ng ilang buwan. Napalakak si Enrico. Mas lalong naging mabangis ang mukha nito na insulto sa huling sinabi ni Segundo. Huwag mong maliitin ang lakas ko. Kayang-kaya kitang ilang paso sa sahig. Agad itong sumugod sa bigkalmot kay Segundo gamit ang mahahaba nitong kuko. Agad iyong nailaga ni Segundo. Ngumisi ito at muli na namang sumalakay. May pasirko-sirko pa itong nalalaman kaya nailing na lamang si Segundo habang tinitignan ito at hinihintay kung ano ang gagawin. Ngunit pagkatapos nitong sumirko-sirko ay tumayo lamang ito sa kanyang harapan at balak siyang kalmuting muli. Maagap niyang nahawakan ang kamay nito at iniikot kaya napatili ito sa sakit. Ano bang klaseng aswang ka? Bayot? Galit na tanong niya rito sabay mas diniin pa ang pag-ikot ng kamay nito. Alumpihit ito sa sakit na nararamdaman. Habang si Segundo'y kagatlabing nanggigigil sa kaharap, gusto niya itong paslangin. Ngunit ayaw pa rin niyang maging masama sa katulad niyang aswang. Lalong ayaw niyang pumaslang dahil sa umiiral na selos niya. Nasaan na yung yabang mo? Tanong pa niya rito. Nakipagtitigan ito sa kanya at tumawa kahit paalumpihit ito sa sakit. Hindi ako ang papaslang sa'yo. Ang alaga ko. Wika nito sabay pagkatapos ay humalakhak. Sa bagay ay malayo ang kapitbahay kaya malayo itong sumigaw-sigaw. Ito lang ding kubo ng lola ni Mayumi ang nakadistansya sa kanyang mga kaanak. Biglang may narinig si Segundo na uungol ng kakaibang hayop mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya iyon ay isang sigbin ng kanyang nakita. Alam niya dahil may alaga silang sigbin noong kabataan niya, napunta iyon sa kanyang pinsan dahil ibinigay ng kanyang ina roon. Kakaibang itsura nito, namumula ang mga mata. Kulay puti at maliit ang mga paa sa harapan kaya nakatuwad itong nakatingala kay Segundo. Sige na alaga ko, dakmain mo na. Sigurado akong mas lalo ko pang lalakas oras na masipsip mo ang sariwang pulang likido ng preskong aswang na yan. Utos ni Enrico sa kanyang alaga. Napailing na lamang si Segundo. Siya pa itong presko. Gayong ito naman ang hindi patas kong lumaban. Inakala pa naman ni Segundo na malakas ito at magaling sa awayan dahil malaki ang pangangatawan. Iyon pala'y para rin pala itong bayat kong kumilos. Kaya imbis na maingganyo siyang labanan ito ay tila gusto na lamang niyang umurong at itulog na lamang. Biglang tumalo ng napakataas ang sigbin. Nagulat siya dahil hindi naman ganoon ang kanilang alaga. Mabuti na lamang at nakailag siya kaya ang natamaan ng sigbin ay ang nakabunton ng mga tuyong kahoy na panggatong.
tinangkapan itong sumugod. Ngunit nakahanda na si Segundo sa kanyang magiging depensa. Patawad kung masasaktan kita, ngunit depensa ko sa sarili ko ang aking ginagawa. Wika niya at tumalon ito sa kanyang dibdib at siya pa rin pagsugod ni Enrico. Sumabay ito sa pagsalakay sa alagang Sigbin. Mabilis niyang hinaubakan ang leeg ng Sigbin. Diniin niyang mabuti ang pagkahawak rito at inikot iyon sa bibato kay Enrico. Sabay ang mga itong bumagsak sa lupa. Pareho rin ang mga itong napahiyaw sa sakit. Galit na galit ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Lalaban pa ba? Pang-iinis niya kay Enrico. Hayop ka. Makakabawi rin ako sa'yo. Tandaan mo yan. Sige, tayo na. Bumawi ka habang nandito pa ako. Kasi pag wala na ako, tiyak puro pang gigigil ka na lang. Hayop ka. Inaasar mo talaga ako. Pareho tayong mga hayop na halimaw. Mga isinumpang nilalang ng dilim at mga malas na nilalang sa mundo. Ngayon, gusto mo pa rin bang maglaban tayo? Dahil lamang sa iisang babae, hindi ka ba nakakaintindi na wala na siyang gusto sa'yo? Ikakasal na kami ni Mayumi, kaya maging masaya ka na lang. Kung hindi sa akin, nakatulad mo, ay di sa babaeng minsan ay nagbigay ng halaga sa'yo. Kasalanan mo naman, hindi ba? Wala kang dapat sisihin dahil ikaw ang unang tumalikod. Tahimik na nakatingin si Enrico sa mukha ni Segundo na tila ba inaanalisa nito ang mga sinasabi niya. Matagal itong nakipagtitigan hanggang sa walang paalam itong bumulusok ng lipad. Nang makita ito ng alagang Sigbin ay mabilis din itong tumakas. Hinayaan lamang iyon ni Segundo. Nang tuluyang maging tahimik ang paligid ay pumasok na rin si Segundo sa loob ng bahay. Naabutan niya si Mayumi na nakaupo sa gilid. Yakap nitong magkapantay na tuhod habang ang babay nakapatong sa magkapantay na tuhod. Nakatulala itong nakatitig sa dingding. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Segundo. Paano ako makakatulog habang ikaw ay nakikipaglaban sa labas? Pasensya na. Hindi tatahimik ang gabi natin kung hahayaan lang nating nasa labas si Enrico at paikot-ikot. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ganito ang magiging buhay ko. Ibig kong sabihin, maikutan ako ng mga nilalang na hindi normal. Sinong mag-aakala na lahat ng magiging lalaking karelasyon ko ay puro aswang? Marami namang normal na lalaki sa buong mundo, pero bakit sa inyo? Matagal bago sumagot si Segundo, napabuka pa ito ng hangin bago sumagot. Ibig bang sabihin ay nagsisisi ka na, na ako ang magiging karelasyon mo? Tanong ni Segundo. Wala, hindi. Ibig kong sabihin ay hindi sumagi sa utak ko na totoo talaga ang mga katulad nyo. Na umiira lamang kagaya nyo rito sa mundong ito at sa dinami-dami ng tao ay talagang sa inyo pa ako na in love. Hinawakan ni Segundo ang kanyang magkabilang pisngi. Ngumiti ito at bakas sa mukha ng binata ang kakaibang saya. Maging ang mga mata nito'y kumikislap sa tuwa. Hindi ko rin masagot iyan, mahal ko. Basta isa lang din naman ang alam ko. Mahal kita at mamahalin pa kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang may hininga ko. Napayakap si Mayumi ng mahigpit sa nobyo. Ramdam niyang seguridad at kaligtasan sa bisig ni Segundo. Ito na ang lalaking nais niyang maging kasama habang buhay. Ngunit nasa puso pa rin niyang pag-aalala, gayong isang angkan ang naghahangad na makuha ito. Bakit natahimik ka na naman? Tanong ni Segundo. Naalala ko lang ang sinasabi mo angkan ng mga bangkilan. Paano kung makuha ka nila? Paano kung sapilitan kanilang kunin? Paano na ako? Huwag mong alalahanin iyan, mahal. Kung gusto mo, ilalayo na tayo sa bansang ito. Marami akong pera. Kayang-kaya kitang itira sa ibang bansa upang malayo tayo sa mga balakid sa ating buhay. Agad siyang yumakap sa nobyo. Gustong-gusto niya na at balak nitong magpunta ng ibang bansa kung iyon ang siyang magiging sagot
sa ikatatahimik na magiging pamumuhay nila ay hindi na siya mag-aalinlangan pang pumayag. Kinabukasan ay madilim pang gumayak ang dalawa. Maaga silang umalis at balak ti Segundo na diretso na sila sa kakilala nitong judge. Nang sa gayon ay formal nang matawag na asawa nito si Mayumi. Saktong alas 3 ng hapon sila dumating sa lungsod. Wala na rin marami pang tanong ang judge at kinasal na rin sila kaagad. Mabilis lang na natapos ang matrimonyo, agad din silang umuwi sa bahay para ayusin ang mga dokumento palabas ng bansa. Pasensya na, bahal ko. Sobrang abala natin itong mga nakaraang araw. Babawi ako sa iyo kapag nasa ibang bansa na tayo. Hinging depensa ni Segundo sa asawa, isang gabing kararating lamang nito galing sa labas at sa opisina nito. Naiintindihan din kita, mahal ko. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay matapos na lahat ng kailangan natin para makaalis na tayo. Oo, mahal. Malapit na. Uwi ka nito sabay halik sa noo. Punong-puno iyon ng respeto. Halika na, kumain na tayo. Para naman makapag-relax ka at makapagpahinga ng maaga. Salamat, mahal ko. Tugon nito, ngunit hindi pa man sila nakakapasok sa opisina ay may isang panauhin na dumating. Si Pinunong Baluwig ito at nag-aanyong uwak at diretsyong pumasok sa balkonahe kung saan sila naroroon. Ilang sandali pa'y naging abo ito at gaya ng ginawa nito dati ay nag-aanyong nilalang ito na ang kalahati ay tila isang aso. Ano naman ang kailangan mo, Pinunong Baluwig? Hindi ka ba makaintindi? Kasal na ako sa babaeng mahal ko, kaya huwag niyo na akong iistorbuhin pa at tahimik ang buhay ko kasama ang aking asawa. Galit na wika ni Segundo. Sinabi ko na sa iyo, Segundo, hindi ka pwedeng humindi sa aking lahi. Ang anak ko lamang ang nakalaan sa buhay mo. Kayo dapat ang magiging mag-asawa. Muli na namang napikon si Segundo sa kaharap. Lagi nitong ipinagpipilitan ng anak. Wala bang nagkakagusto sa anak mo at sa akin mo ipinagpipilitan? Hindi mo naiintindihan. Ang anak niyo ang magtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan bilang aswang. Napatawa si Segundo sa sinabi ni Pinunong Baluwig. Iyon talaga ang pinakaayaw niya, ang may pasa sa anak ang sumpa ng pagiging aswang nito. Alam mo ba kung bakit ayoko sa anak mo? Unang-una, ayoko nang magiging anak ko'y isang aswang rin. Ikalawa, hindi ko talaga magustuhan yung anak mo, kaya huwag mong ipilit sa akin. Kung isa pang ipinangangalandakan mo ay yaman ng pamilya niyo, nais kong malaman mo na kahit ilang henerasyon pa ang dumaan sa lahi ko ay hindi mauubusan ng yaman na naipundar ko. Halatang naging pikon si Haring Baluwig sa pinakitang ugali ni Segundo, ngunit ayaw niyang maging mabait sa kaharap. Kung puro pambabulabog lang din naman sa buhay nila ang ginagawa nito. Makakalis ka na, Pinunong Baluwig. Trespassing ka sa pamamahay ko. Kahit pa sabihing isa kang pinuno, ay dapat maayos ka ring mangapit bahay bilang isang ordinaryong nilalang. Hindi mo dapat ginagamit sa kaharasan ng kapangyarihan na taglay mo. Ano? May reklamo ka ba? Kung gano'n, wala ka namang silbing kausap. Ang mabuti ba'y tatapusin na lamang kita gamit ang pagiging babaylan ko? Huwag mo akong takutin sa anumang bagay na taglay mo, Pinunong Baluwig. Nakakalimutan mo namang isa rin akong aswang. Kung may alam ka sa pagiging babaylan, mayroon din ako. At sinisiguro ko sa iyo, hindi kita uurungan sa kahit anong uri ng laban man na gugustuhin mo. Humalakak itong muli. Matalim ang mga titig nito kay Segundo. Halatang ubos na ang pasensya nito. Ano ba? Kung sino ka man, umalis ka na sa bahay nito. Hindi ka welcome rito. Tigilan mo na kami dahil nais namin ang tahimik na buhay. Inis na sabat ni Mayumi. Huwag kang sumali dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi magawang pakasalan ni Segundo ang anak ko. Nakita nyo naman, hindi ba?
hindi ako nagdala ng mga tauhan dahil nais kong makipagkasundo ng payapa. Hindi ako manggugulo. Segundo, tatlong araw na lamang at lalabas na ang pulang buwan. Iyon ang mabisang oras para maikasal kayo ng anak kong prinsesa. Magkakaroon tayo ng pinakamalakas na pinuno sa huli. At iyon ay ang anak ninyo. Magiging malakas na aswang ang ating lahi sa huli. Litanya ni Pinunong Baluwig. Galit na galit si Mayumi na pumagit na sa dalawa at lumapit sa pinuno. Bigyan mo naman ako ng respeto, tanda. Wala akong pakialam kung sino ka mang pinuno. Basta sinasabi ko sa iyo, ako ang asawa ni Segundo. Narinig at naintindihan mo ba? Hinding-hindi ako papayag na maagaw niyo sa akin si Segundo. Handa akong makipagpatayan sa anak mong yan kahit gaano ka pakalakas at makapangyarihan. Iharap mo nga siya rito para matapos na lahat. Galit na litanya nito. Niyakap na siya ni Segundo para kumalma. Nanginginig na siya sa galit habang ito'y tatawa-tawa lamang. Maayos ako nakiusap Pinunong Baluwig. Sariling pamamahay ko ito, ngunit ako pa rin ang magpapakumbaba. Utang na loob, umalis ka na't kailangan na naming magpahinga. Utos ni Segundo sa pinuno. Babalik ako bukas. Pag-isipan mo ang sinasabi ko, Segundo. May dalawang araw pa tayo. Wala na itong sinabi pa at nilisan na ang kanilang bahay. Tahimik na nakatayo si Mayumi habang nakatulala at nakatingin sa bintana kung saan dumaan ang pinuno. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yon. Wika ni Segundo. Paanong hindi ko iisipin? Balak kanilang kunin sa akin. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakukuha. Hindi mangyayari yan. Pangako, Mayumi. Kahit anong mangyari, sa iyo lamang ako. Tugon nito, may isang bagay itong dinukot mula sa kanyang bulsa. Ano yan? Suotin mo ito, Mayumi. Anting-anting ito mula sa ama ng Yumao kong ina. Isa siyang anak ng albularyo, kung kaya't nais ni Pinunong Baluwig na maging kaanib nila ko. Dahil bukod sa pagiging aswang at babaylan, hawak ko ang pinakamalakas na anting-anting. Isinuot iyon ni Segundo sa kanyang leeg. Sigurado kang ipagkakatiwala mo sa akin ang anting-anting mo? Tanong ni Mayumi sa may hawak sa medalyon ng anting-anting na nakakabit sa kanyang leeg. Oo naman. Kailangan mo rin ng proteksyon dahil siguradong pag-iinitan ka nila dahil ikaw ang pinili ko makasama habang buhay. Napayakap si Mayumi sa asawa. Hindi niya alam kung bakit niya minahal itong gayong aksidente lamang ang pagkakakilala nila. Naisip niyang malamang ay sinadyang paglapitin sila ng tadhana. Iyon ay dahil sila ang nararapat sa isa't isa. Gagawin ko ang lahat. Masiguro lamang na walang makakasira sa ating pagsasama. Nagsisimula pa lang tayo ngunit tila kay rami ng nais humadlang sa ating pagmamahalan. Wika ni Mayumi. Ganoon din ako, mahal ko. Kakayanin natin lahat ng pagsubok na darating. Tiwala si Mayumi sa asawa. Ramdam niya ang totoong pagmamahal nito sa kanya. Nagmamadali na rin siyang matapos ang lahat ng inaasikaso nitong mga papeles upang makalayo na sila sa mga nais sumira sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, maaga uling umalis si Segundo. Iyon ay upang maasikasong muli ang kanilang mga papeles. Hinayaan na rin niya ito dahil pareho naman silang nagmamadali na matapos iyon. Buong araw siyang mag-isa sa bahay at walang magawa dahil madali naman niyang natatapos ang paglilinis dito. Kinahaponan ni Kabado siyang naghihintay sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili at lagi siyang balisa. Pakiramdam niya ay may masamang nangyari kaya tinawagan niya si Segundo. Nakailang dial na siya ngunit hindi man lamang ito sumasagot. Mas lalo pa siyang kinabahan dahil magkakalahating oras na siyang nakadial sa telepono ngunit hindi man lamang ito sumasagot. Nasaan ka na ba, Segundo? Halos maiyak na siya at hindi na mapalagay. Iniisip niya ang huling sinabi ng pinuno.
Tatlong araw na lamang at lalabas na ang pulang buwan at nais ng mga ito na maikasal si Segundo sa anak na prinsesa ng mga bangkilan. Iyon ang lubos niyang ipinag-aalala paano kung may ginawa ang mga ito kay Segundo. Nang gabing iyan ay binalak niyang puntahan ng Tiyo Cesar niya. Ito ang may maraming alam sa lahat ng mga lugar na pag-aari ni Segundo. Hindi pwedeng maghintay siya sa wala gayong hindi man lamang niya makontak ang asawa. Ngunit kalalabas lamang niya ng gate nang biglang may humintong sasakyan sa kanyang harapan. Pilit siyang pinasakay ng dalawang may nakatakip na bonnet ang muka, ngunit mabalahibo ang kamay at may mahahabang mga kuko. Pilit siyang pinasasakay sa kotse at wala siyang magawa dahil itinutulok siya ng mga ito. Ang init niya, reklamo ng isa. Oo nga, dahil yata sa suot na kwintas, puna pa ng isa. Hindi yan kwintas, anting-anting yan, wika rin ng isa pa. Basta, halina kayo. Ang mahalagay, madala natin ito sa harap ni Pinunong Balweg. Sinasabi ko na nga ba, kayo bang asubang may pakana ng pagkawala ng asawa ko? Galit na bulyaw ni Mayumi. Tumawa lamang ang mga ito. Hindi na muling nagsalita. Pareho ng tikom ang mga bibig ng magbunga nga si Mayumi. Tumatahimik na lamang din siya nang makitang wala ang mga itong balak na kausapin siya. Malayo na ang kanilang biyay at palabas na ito ng lungsod. Habang sakay sa kotse ay may malaking tali ang mga itong itinali sa kanyang baywang. Ayan, para hindi kami mahirapan sa'yo, uwi ka ng isang aswang. Dumaan na sila sa masukal na kakahuyan at wala ng kabahayan. Nawala ang kanyang kabat sa halip ay sabik na siyang marating ang lungga ng mga ito. Alam niya kasing naroroon si Segundo at gusto niyang malaman kung ano nga bang nangyayari sa kanyang asawa. Isang hideout ang kanilang narating. Isang tagong compound na napapaligiran ng malalaki at mayayabong na mga puno. Ang buong paligid ay napapaikutan ng mga gumagapang na mga baging ng halamang ligaw. Akalain mong malaking bato iyon na puno ng baging kapag tinignan sa malayo. Ngunit sa pagbukas ng malaking gate ay lantad ang isang tagong compound ng mga aswang. At mismong si Pinunong Balweg ang sumalubong sa kanila. Nandito na ang alay sa pagdating ng pulang buwan, nakangising wika ng pinuno. Napangisi nang wala sa oras si Mayumi imbis na matakot. Sinong niloloko mo, hari ng mga pangit? Sino pa ba ang kausap kong iba? Hayop ka, ang lakas ng loob mo na insultuhin ako. Walang insulto sa sinabi ko, sadyang pangit ka lang. At huwag mo akong maloko-loko na gawing alay, dahil hindi ako berhen. Alam mo yan, at alam ko ang tungkol sa alay. Huwag mo kong gawing tanga. Ganoon ba? E di gawing pagkain na lang. Wika nito sabay hawak sa kanyang braso. Ngunit bigla itong bumitaw, sabay titig sa medalyon na kanyang suot. Bakit nasa iyo ang medalyon na yan? Hindi pwede, galit na singhal nito. Bakit hindi pwede? Sa akin ito ay binili ng aking asawa. Nasaan na ba si Segundo? Anong ginawa niyo sa kanya? Nagbabaga ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Hindi man lamang ginawang sagutin ang kanyang mga tanong. Mga alagad, gumawa kayo ng maraming apoy at gawing inihaw ang babaeng ito, galit na utos ng pinuno. Doon lang biglang kinabahan si Mayumi. Paano niya ididepensa ang sarili sa nagbabagang apoy? Sino ang tutulong sa kanya? At bakit hindi niya mahanap ang asawang si Segundo? Hindi niyo gagawin yan, sigaw ni Segundo mula sa kabilang pasilyo, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Segundo, emosyonal na tawag niya sa asawa. Huwag kang matakot, mahal ko. Makakaalis tayo sa lugar nito. Buong loob na wika ni Segundo kahit pahawak ng mga bangkilan na alagad ni Pinunong Balweg ang magkabilang kamay nito. Biglang sumipot sa kanilang harapan ang isang napakatangkad na babae. Napakahaba ng buhok nito
Ngunit ang pangit ng buka, kulubot ang mga balat at lantad ng mahahabang pangil. 100 na ang edad nito habang ang pinunong baluwig ay 100 taon na. Mula sa isang malilim na pasilyo, may tatlong babaeng palabas hawak din ng mga bangkilan. Nag-iiyak ang mga ito at nagmamakaawa. Anong gagawin nila sa mga yan? Tanong ni Mayumi. Sila ang magiging alay bukas kapag matapos na ang gagawing pag-alay at mainom ng pinuno at ng prinsesa ang dugo ng mga yan, babalik silang muli sa pagiging bata. Iyon na yung kung totoong berhen nga ang kanilang mga nakuha. Kwento ni Segundo. Tapos mo na bang ikwento lahat? Kasi uunahin na namin gawing pagkain itong si Mayumi. Nakangising wika pa ng prinsesa. Yan ang hindi niyo pwedeng gawin. Galit na wika ni Segundo. At bakit hindi? Dahil papaslangin ko kayong lahat oras na may gawin kayong hindi mabuti sa aking asawa. Humalakak ang prinsesa at galit na tinitigan si Mayumi. Mas maganda ako kaysa sa asawa mo. Hintayin mo lang ang bukas. Magugulat ka. Napatawa rin ang pagaksi Segundo. Kahit gaano ka pakaganda, pagdating ng panahon, babalik ka rin sa pagiging matanda at maghahanap ka na namang muli ng berhen para gawing alay. Mas lalong nagalit ang prinsesa at laging si Mayumi ang pinagbubuntunan. Matagal pa ba? Bilisan yung palakihin ng apoy. Galit na bulyaw ng prinsesa. Anong gagawin ko, Segundo? Tulungan mo ko. Ang medalyon, ang anting-anting nabigay ko sa iyo. Sambit ni Segundo. Anong gagawin ko rito sa medalyon? Tanong ni Mayumi kay Segundo. Buksan mo ang bilog sa gitna. May nakatagong matarian. Itapat mo lang sa kung sino mang lalapit sa iyo. Hindi sila makakalapit oras na may gagawin silang masama. Agad iyong sinunod ni Mayumi. Tinignan muna niya ang medalyon. Mukha namang hindi ito maaalis. Nakadikit ang bilog sa gitna. Nagreklamo ito. Batong gem ito sa gitna ng malaking bilog na may medalyong tanso. Bubukas yan sa oras na kailanganin mo. Saad ni Segundo. Maingat niya itong inikot at nagulat siya nang bumukas nga ito. Ito siya, Segundo. Uwi ka niya sabay tapat ng nabuksang bilog sa gitna ng medalyon. Pormang mata iyon, ngunit sa gitna ng balintato ng nakaukit na mata ay isang maliit na dragon na kulay kinto. Itapat mo ang gitna sa mga nais lumapit sa iyo. Matutunaw sila. Oras na may masama silang balak. Hindi makapaniwala si Mayumi sa naging sitwasyon niya ng mga sandaling iyon. Subalit hinigpitan niya ang kanyang paniniwala na kaya siyang iligtas ng medalyon na bigay ni Segundo. 2 lalaking aswang ang balak lumapit sa kanya. Agad naging alerto ang kanyang utak. Itinapat niya sa mga ito ang medalyon. Ganyan nga mahal, ubusin mo sila! Utos ni Segundo. Ang 2 nilalang ay tila hinigop ng medalyon. Bigla ang mga itong nagliwanag at naging abo habang hinihigop ng medalyon. Anong ibig sabihin nito, Ama? Dehado ang mga tauhan sa babaeng yan. Akala ko bang ordinaryong babae lang yan? Galit na tanong ng prinsesa. Itapon niyo ang babaeng iyan sa apoy. Sigaw naman ni Pinunong Baluwig. Sige, lapit lang kayo sa akin. Pasasaan pat maiipon ko rin kayong lahat sa loob ng medalyong ito. At higit na mas lalakas pa ang kapangyarihan na taglay ko. Buong loob na sigaw ni Mayumi. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas ng kanyang loob. Bigla na lamang tila sinaniban ng kung anong makapangyarihang espiritu ang kanyang katawan. Biglang naging mainit ang buo niyang katawan. Tila nais niyang makipag-away sa mga ito. Lakas laban sa lakas. Gayong wala naman siyang ganoon. Saan siya kukuha ng lakas? Niwala nga siyang kaalaman sa mga martial arts. Unti-unting umangat ang dingding mula sa harap ng isang kwadrado
at saradong bakal na nasa kanilang gitna, lumanta na nakakatakot na mga higanting halimaw. Tatlong malalaking nilalang ang pinakawalan ni Pinunong Balwig. Anong mga nilalang yan? Gulat na tanong ni Mayumi. Mga higabin. Mga higabin ang mga yan. Sagot ni Segundo na nanatiling nakatayo at nakagapos din sa kanyang tabi. Higabin. Sila yung mga higanting sigbin na alaga ng mga bangkilan. Masigit na mas malakas, maliksi, at maalam na nila lang. Napakatalino ng mga yan dahil kayang-kaya nilang hulaan ang susunod mong hakbang. Bulong ni Segundo sa kanya. Nako, Segundo, paano na? Makakaalis pa kaya tayo ng buhay sa nakakatakot na lugar nito? Oo naman, mas makapagyarihan ang medalyon na taglay mo. Ano na? Tapos na ba kayong magpaalam sa isa't isa? Kasi nakahanda na ang tatlo kong alaga. Kaya niyo bang makipagpatintero sa kanila? Sigaw ng pinuno sabay halakhak. Hayop ka, pinunong pangit! Hindi ka magtatagumpay! Sigaw pa ni Mayumi. Tinawag mo na naman akong pangit. Ang lakas talaga ng loob mo. Biglang itinapat ni Mayumi ang medalyon sa pinuno, ngunit wala itong bisa. Nahintatakutan siya nang makitang wala man lamang epekto sa pinuno ng mga bangkilan ng medalyon. Mamaalam ka na! Mamaalam ka na! Sigaw niya habang umiiyak. Humalakhak ng todo ang pinuno. Hindi ito umalis sa kinaroroonan nito. Mahal, sabi ko sa iyo, kaya niyang paslangin ang sino mang nagtatangka sa buhay mo, kahit anong nilalang pa yan. Alam marahil ng pinuno na yon, kaya kontrolado niya ang kanyang utak. Hayaan mo lang, mababasa rin ang medalyon kung sakaling may masama siyang balak sa iyo. Bulong ni Segundo. Nakakatakot, Segundo. Natatakot na ako. Huwag kang matakot, mahal. Magtatagumpay tayo. Tiwala lang. Saktong pagtingala niya, nakadungaw na sa kanyang isang hegabin at naglalaway ng sobrang lapot habang lantad ang mga pangil nito. Kasing laki ito marahil ng kabayo na nakatayo nga lang. Humakbang ito palapit sa kanila, kaya mabilis niyang itinapat ang umiilaw na dragon sa gitna ng medalyong hawak niya. Mas lalo pa itong nagliwanag at naitapat sa nila lang. Umuungol ito na tila ba nanlalaban sa malakas na enerhiya na nanggagaling sa loob ng medalyon. Hanggang sa tuluyan itong nangihina at ilang sandali pa'y naging abo na ito. Totoo nga, Segundo. Napaka makapangyarihan itong medalyon. Oo, mahal. Tatalab ang bisa niyan oras na nasa alanganin tayong sitwasyon. Kung ganon, uubusin natin sila. Buong loob na wika nito. Sigurado akong nahintatakutan ng iba dahil sa nakitang kinahahantong nila kapag sumusugod sila sayo. Kaya ang iba, marahil sa kanila'y nagtatangka ng tumakas. Gigil na gigil ang prinsesa at ang pinuno. Walang mga itong magawa ng sunod-sunod pang naging abo ang dalawa pang hegabin na alaga ng mga ito. Talaga niyo ang asawa ko at ang tatlong babae, dahil kung hindi, uubusin ko kayong lahat. Banta ni Mayumi sa mga alagad ni Pinunong Balwig. Huwag kayong makinig sa babaeng yan. Ako ang sundin niyo. Nakita niyo nang nangyari sa mga kasama niyo, hindi ba? Baka gusto niyong magaya sa kanila. Pananakot pa rin ni Mayumi. Lintik ka talagang babae ka. Uubusin ko yung dugo mo. Galit na bulyaw naman ang prinsesa. Sige, Mayumi. Galitin mo sila. Kapag galit sila, tatangkain ka nilang saktan at puprotektahan ka ng medalyon. Mapapaslang mo sila dahil sa galit nila. Utos ni Segundo. Sige, lumapit ka lang. Kapag kaya mo akong lapitan, mauubos mo ang dugo ko. Matapang ka naman, hindi ba? Nakangising hamon niya sa prinsesa. Wala na talaga ang takot na nararamdaman niya kanina.
binigyan siya ng lakas ng loob ng medalyon dahil kitang-kita niya ang bisa nito panlaban sa mga masasamang loob na may masamang balak sa kanya. Ano na, kakalagan niyo o ubusin kayo ng medalyon ko? Pananakot niyang muli. Nagmamadaling kinalasan ang tatlong alagad ni Pinunong Baluwig si Segundo. Samantalang ang iba pa doon sa nakakadena ng tatlong babae. Ngunit bigo at hindi nagawa iyon dahil biglang lumapit si Pinunong Baluwig at pinaghahampas sa mga ito ng bitbit na latigo. Sinabi nang huwag niyong sundin ang walang kwentang babae na yan. Galit na sigaw ng pinuno. Umuusok bawat hampas kaya natatakot ang nakakaawang tignan na mga alagad nito. Hindi na rin nagawang paslangin pa ni Mayumi ang mga ito nang makita kung gaano ang mga ito naging kawawa sa kamay ng kanilang pinuno. Wala ka talagang malasakit sa mga alagad mo, Pinunong Baluwig. Galit na bulyaw pa ni Segundo. Isa sa aming alintuntunin na bawat paglabag sa utos ay may kaakibat na kaparusahan. Kasalanan niyo kung masasaktan man sila dahil hubang napakapakilam meron ninyo. Dahil mali ang ginagawa ninyo, makasarili kayo. Giit pa rin ni Segundo. Hindi mo naiintindihan dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Gusto ko pang tumagal sa mundo dahil ayoko sa impyerno. Mainit doon. Alam ko, ngunit wala na tayong magagawa. Angkan tayo ng mga isinumpang angkan. Wala na tayong magagawa pa kung impyerno ang bagsak natin dahil iyon na ang ating kapalaran. Tanga ka ba, Segundo? Kung pwede namang dito na tayo sa mundong ito na magpawalang hanggan, bakit natin nanaisin ang impyerno? Pero pandalamang pa rin ang ginagawa ninyo. Buhay ng mga tao ang kinukuha ninyo. Hindi nyo ba naisip mas doble ang parusa sa inyo nang may lalang dahil sa inyong ginagawa? Hindi mangyayari yan dahil hindi ako mamamaalam kailanman. Humalakak pa ito matapos sabihin iyon. Humakbang papalapit si Mayumi kay Segundo. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Matatapos din ang lahat ng ito, mahal. Bulong ni Segundo sa kanya. Masyado ka namang nagmamadali. Gusto ko pang mabuhay ng matagal kaya hindi pa magtatapos ang lahat ng ito. Sabat ni Haring Baluwig. Nagulat si Mayumi dahil sobrang hina ng bulong ni Segundo, ngunit naririnig pa rin nito. Umalis na kayo. Magpahinga kayo sa bawat lungga ninyo. Mag-ipon kayo ng lakas dahil bukas ang pagdaraos ng buong angkan. Utos ni Pinunong Baluwig sa mga alagad nito. Huwag niyo siyang sundin. Sigaw pa ni Mayumi, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Takot ang mga itong pasulyap-sulyap kay Pinunong Baluwig. Alis! Dumadagundong ang boses nito sa buong compound. Humalakak lamang ang prinsesa habang inis na nakatingin si Mayumi sa nakakairitang mukha nito. Paalam na sa ngayong mahal kong Segundo. Bukas ay magiging inihaw ang babaeng iyan at ikaw, Segundo, ay aking magiging habang buhay na asawa. Mamumuhay tayong dalawa nang walang hanggan sa mundong ibabaw. Uwi ka ng prinsesa saka tumalikod na rin. Maging si Pinunong Baluwig ay tumalikod na rin kaya naiwan ang tatlong babaeng nakagapos. Kasama silang mag-asawa. Paano na, Segundo? Bukas na ang sinasabi nilang pag-aalay. Mawawala ka na sa akin. Mamamatay kaming apat dahil magiging handaan kami ng kanilang angkan. Huwag kang magkalala, mahal. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Pero bukas na eh. Magdasal tayo. At isa pa, hanggat nasa atin ang medalyon na nasa leeg mo, walang mangyayari sa ating masama. Makakaasa ka at manalig ka. Nakita mo naman, hindi ba? Tumango siya rito. Napabaling ang kanilang atensyon sa tatlong dalagang bihag. Kanina pang mga ito nag-iiyakan kaya pinalakas ni Segundo ang kalooban ng mga ito.
Pero nag-aalala ng lubos ang aking mga magulang. May sakit pa naman sa puso ang nanay. Nag-aalala na rin akong masyado para sa buhay niya. Uwi ka ng isa. Ako rin kuya. Nag-aalala na rin ako sa aking mga kapatid. Tatlo pa silang naiwan sa bahay. Sigurado ako nag-iiyakan ng mga yon. Nagugutom na ang mga kapatid ko. Kuya, tulungan mo naman ako na makaalis sa lugar nito. Ate, maawa kayo sa mga kapatid ko. Litanya ng isa. Sobrang nahabag ang kalooban ng mag-asawa sa mga ito. Ako siguro, tanggapin ko na lang na talagang karma ko na ito. Napakasuwail ko kasing anak. Ang taas ng garbo ko sa katawan. Pero kasalanan din naman nila eh. Kung binigyan din sana nila ako ng atensyon, edi sana hindi ako parang asong ligaw na kung saan-saan na lamang abutan ng umaga. Himutok ng isang dalaga. Nako, huwag ganyan Inday. Anong ang pangalan mo? Tanong ni Segundo. Leslie po kuya. Huwag ganyan Leslie. Kung nagkanda kuba-kuba man ang mga magulang mo kakahanap ng pera, eh para iyon sa kinabukasan mo. Mag-isa ka ba? Opo, ako lang pong nag-iisa sa bahay. Napakalungkot. Ang sarap na magpakatiwakal, kaya ang ginawa ko'y puro barkada na lang. At eto nga, nadaanan ako ng puting kotse. Iyon pala'y ganito ang sasapitin ko. Kwento nito. Napabuntong hininga si Segundo, sabay lingon kay Mayumi. Kung may kapangyarihan lang sana siya bilang aswang, kaso ay hanggang pag-ibang anyo na lamang ang kaya niyang gawin at hindi naman niya magagamit iyon para mailigtas ang buhay nilang lahat. Masyadong maraming bantay ang buong paligid. Kaya niyang tumakas mag-isa ngunit hindi niya pwedeng iwanan ang mga bihag ni Pinunong Baluwig. Maging si Mayumi ay kayang-kaya nitong itakas ang sarili, ngunit may malaking plano si Segundo sa magamang dapat ay matagal nang nasa linaw ng apoy. Kailangan na ng mga itong magbayad. Masyado nang maperwisyo ang mga ito sa mundo. Kailangan ng wakasan. Kayong tatlo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magtiwala kayo at magdasal. Pinapangako ko sa inyo, makakaalis kayo sa lugar nito. Leslie, magpahinga na kayo. Kayong dalawa, ano nga palang pangalan nyo? Ako po si Kayla, kuya. Hindi po ako makatulog kakaisip sa mga kapatid ko. Ako naman po si Mercy, kuya. Hindi rin po ako mapakali dahil sa aking ina. Naawa rin si Mayumi sa mga ito, subalit pareho silang bihag at walang magawa sa mga sandaling iyon. Kailangan lamang nilang manalig sa taas at maging positibo. Mag-uumaga na ng makatulog ang tatlong dalaga, samantalang silang mag-asaway dilat na dilat ang mga mata. Nakabantay lamang sila sa dalawang kuba at matandang babae na padaan-daan sa kanilang harapan. Animoy natatakam habang nakatingin sa tatlong natutulog na dalaga. Subalit hindi rin ang mga itumagalaw dahil tiyak na papaslangin sila ni Pinunong Baluwig. Kinabukasan, sobrang abala na ang lahat. Paroot parito para sa pagtitipon, pagsapit ng alas 6 ng hapon. May nagsitatingan ng ibang angkan ng mga aswang. Sobrang dami kaya nang ilabot ng sobra-sobra si Mayumi sa kanyang nasaksihan. Tila isang langay-langayan ang uwakang dumating. Ngunit pagkadapo ng mga ito sa lupa, ay kanya-kanyang balikan nyo na para bang isang normal na tao. Nakipag-usap rin ang mga ito sa isa't isa. Aakalain mong isang pamilyang matagal nang hindi nagkikita. Ganyan kadami ang kakain sa amin? Tanong ni Mayumi kay Segundo. Hindi, marami silang bihag na kakatayin. Tiyak ako, nasa ibang kwarto sila tinatago. O baka naman may sikretong underground ang compound na ito. Hindi lang ako sigurado. Paano mo nasabi ang ganyan? Dahil minsan na ako nakatalo sa pagtitipon ng isa ring angkan ng mga aswang. Angkan ng mga abwak yon. Kung hindi ako nagkakamali, 13 anyos lamang ako nun. Dinala ako ni mama dahil umano ay pakikipagkilala sa ibang angkan. At iyon nga,
nadiskubre ko ang underground ng napakalaking compound ng mga abwak at marami silang bihag doon. Tiyak akong ganito rin dito. Hindi lang natin alam kung saan ba ang lagusan. Napaisip si Mayumi sa sinabi ng asawa. Kung totoo ngang marami pang bihag ang mga ito, ibig sabihin ay marami silang dapat na iligtas. Iyon nga lang ay paano kung huli na ang lahat? Paano kung nagsisimula na ang mga katayan? Halatang nagugutom na rin ang tatlo, ngunit wala ring balak na galawin ang pagkaing inihain sa kanila ng dalawang matandang kuba. Iniisip din malamang ng mga ito na baka karne ng tao ang ulam na inilalagay. Nakakapanghina na ang gutom si Gundo. Nakangiwing saad ni Mayumi. Konting tiis na lang mahal, mamayang kaunti lang ay ilalantad na muli ang mga yon. Naghahanda lang iyon ng lakas kasi alam nila na may panangga tayo at hindi sila basta makakalapit sa atin, at lalong kayang-kaya mo silang paslangin gamit ang medalyon. Hindi pa man nakasagot si Mayumi nang biglang bumukas ang pintuan. Nariyan na sila, Segundo. Sambit ni Mayumi. Kumalma ka lang. Kalmadong tugon naman ni Segundo. Kuya, ate, tulungan niyo kami. Nariyan sila. Halos sabay na sambit ng tatlo. Mercy, Kayla, at Leslie. Kumalma kayo. Huwag kayong magpapahalata na natatakot kayo. Saway ni Segundo, bigla mang itong tumahimik. Habang si Mayumi biglang nagkaroon ng malakas na loob nang maisip ang kalagayan ng tatlong dalaga. Kayong mga alagad ni Pinunong Balwig, makinig kayo sa akin. Wika ni Mayumi, huwag kayong makinig sa babaeng yan. Konting oras na lang, magiging pagkain na ninyo yan. Saka oras na matapos ng pag-aalay, sinisiguro ko sa inyong maging kayo ay makakatikim na sariwang pulang likido ng tatlong iyan, at magkakaroon na kayo muli ng kakaibang lakas. Pangako ng pinuno. Huwag niyo siyang paniwalaan. Ako ang pakinggan ninyo, sapagkat lahat ng kasamaan ay nagtatapos. At kayo, oras na umanib kayo sa pinunong yan. Sigurado akong kasakasama niya na kayo hanggang sa hukay. Ako, oras na sundin niyo ang utos ko. Magiging ligtas kayo sa medalyon na ito. Sabay angat ng medalyon na nasa kanyang leeg. Walang hiya ka, mapapaslang kita. Sigaw ng prinsesa sabay sugod sa kanya. Mabilis siyang nakailag at itinapat dito ang hawak na medalyon. Naging abo ito hanggang sa pumaikot-ikot ang abo habang inihigop ng medalyon. Kitang-kita iyon ng pinuno, at dahil sa nangyari galit na galit ito at susugod sana para hampasin siya ng hawak nitong latigo. Ngunit mabilis niyang naitapat dito ang medalyon. Kaya hindi na ito nakahampas pat diretso ng naging abo hanggang sa inubos ng higupin ng medalyon. Kanya-kanyang takas ang mga alagad nito nang makitang inigop ito ng medalyon. Magsibalik kayo, dahil kung hindi uubusin kayo ng medalyon. Maotoridad na utos ni Mayumi. Mabilis ang mga itong nagsilapit sa kanya, lumuhod. Maging ang dalawang matandang kuba ay lumuhod na rin. Kalagan niyo ang tatlong babae, bilis. Kalagan niyo rin pati ang asawa ko. Sigaw ni Mayumi. Mabilis ang galaw ng mga ito, kaya mabilis ring nakalagan ng apat. Hinablot niya ang nakataling lubid sa kanyang baywang, at nagulat pa siya ng tila papel lamang iyon at kay balis niyang napunit. Iko pa ba yan, mahal? Tanong ni Segundo sa asawa. Hindi ko rin alam. Hinawakan niya ang medalyon at ramdam niyang kakaibang enerhiya habang hawak iyon. Matapos makalagan ay pinahanda na nilang puting kotse ng pinuno. Iyon ang kanilang gagamitin para makatakas. Anong gagawin natin sa kanila, Segundo? Tanong niya sa asawa. Ahayaan na natin silang mamuhay. Sigurado naman akong pagdating ng araw ay magkakawatak-watak din ang mga ito. Pero namimiktima sila ng tao. Marami pa silang maaabuso kung hahayaan natin sila.
Narinig iyon ng ilan kaya mabilis ang mga itong sumabat. Hindi totoo yan, dahil marami kami ditong napipilitan lamang manghuli ng tao dahil sa utos ng pinuno. Depensa ng isang matandang lalaki. Manghuli? Ibig sabihin, marami kayong huli. May underground pa rito? Tanong ni Segundo. Wala po. Kahit tanongin niyo po lahat ng mga kasamahan namin, huhuli lang kami kapag nais ng pinuno na kumatay ng tao. Pero hindi lahat ng narito gusto'y karne ng tao. Maagap na sagot ng isa. Iniwanan nila ang angkan ng mga asuwang na yon kasamang ibang mga panauhin sa labas. Itinuro sa kanila ng isang bangkila ng sikretong daan na hindi sila makita ng napakaraming asuwang sa labas ng bulwagan ng compound na yon. Tila isa iyong lagusan na paikot-ikot lamang sa ilalim ng malaking sakop ng lupain ng mga angkan ng bangkilan. Mismong isa sa mga bangkilan na nagmamaneho at inihatid sila sa lungsod. Halos hating gabi na nang marating nila ang bahay nila Segundo, nagpasalamat ang bangkilan sa pagkakataong binigyan sila ng kalayaan. Malaking tulong sa mga ito na nawala na ang kanilang pinuno at ang anak nito. Magiging malaya ng mga ito at hindi na kontrolado sa kanilang desisyon sa buhay. Hindi na muna pinauwi ni Segundo ang tatlo dahil gabi na rin. Naisip kong baka pwedeng dito na lang kayo titira sa malaking bahay namin. Napakalaki nito at marami rin kwarto. Para naman may makapaglinis na rin dito araw-araw. Suwestiyon ni Segundo. Payag din dito si Mayumi. Tulong na rin sa mga ito. Nang mapunta nila ang bahay ng tatlo, ay pareho ngang nasa squatter ang mga ito. Naawa rito si Mayumi. Alam niya ang pakiramdam na hindi komportable sa tinutulugan. Lalo na't mabaho dahil nasa harapan lamang ng bahay ang napakaruming kanal. Mabuti't pansamantalang inalagaan ng mga kapitbahay ni Kayla ang kanyang mga kapatid. Maayos ang lagay ng mga ito, maging ang ina ni Leslie. Sobrang saya ng tatlo sa inalok ng mag-asawa. Binigyan pa sila ng trabaho ni Segundo sa negosyo nitong pasugalan. Alam nitong hindi maganda ang tingin ng karamihan sa sugal, subalit marami rin naman ang natutulungan nito. May permiso rin ito ayon sa gobyerno. Doon na nga sila tahimik at permanenteng namuhay sa ibang bansa. Si Mang Cesar ang nangisiwa ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Minsan, hindi natin alam na kung anong bagay pa ang pilit nating nilalayuan, iyon pa pala ang tadhanang magbibigay sa atin ng napakagandang swerte. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo.